Yung dyan mga Abel, no? Nagbabalik kayo sa Tagaytay Pigeon Channel. So today's video mga Abel, ito, nakikita nyo, napapansin nyo, naglilinis ako ng loop natin. Ayan, no? Iniscatch bride ko lahat ng ating mga box perch kasi nga, napansin ko nga noong nakaraan, di ba, tinatamaan niya tayo ng sakit dahil niya open pa tong loop natin. So, bali ginawa natin, nag-cleansing tayo dito, nag-scoba tayo dito dahil nga, para mawala yung mga bacteria o virus ng open pa lang yung loop natin. So ngayon, isasarado nga natin itong loop na to dahil nga dito sa ating lona. Bago po natin umpisahan, paipalo naman po yung aking page yan. Sa taas, makikita nyo sa taas yung page ko po na Tagaytay Pigeon Channel. Nag-upload din po ako dyan ng mga video natin, yung mga nakaraan na video, at saka yung mga latest na video ko na napauwian. So ipalo nyo po yan mga Abel. So yan mga Abel, hindi naman tayo nagmamadali, kaya ilatag na natin. What's up, guys? So ito mga Abel, ganito ang ginagawa ko. So hindi nga sila naligo, ang ginawa ko, naglinis na lang ako ng loop natin para medyo gumanda naman at guminhawa yung kumbaga fresh ko yung kanilang loop kasi nga, di ba, totally sarado na natin itong loop natin. So ngayon, tinatanggal na lang natin yung mga kung mayroon mga virus na nasagap dito sa mga ibong ko. So yun nga, tinanggal natin para maging maayos yung loop natin. So lilinisin nga natin, mamaya update ko kayo. So ito mga Abel, no, nakakapagod lang talaga maglinis ng loop, talagang kailangan lang talaga natin magsakripisyo. So ganun talaga sa pag-alaga ng ibon, kailangan sakripisyo. So syempre kailangan nyo maging neat din sa loop nila. So syempre nga ako wala kasi akong loop man. Ang ginagawa ko nga kasi, di ba mga Abel, busy ako lagi sa trabaho ko. So sa tanghali lang ako, medyo pagod na ako ng tanghali kaya hindi na rin ako nakapaglinis. Yun na, lagi ko sinasabi, every other day ako naglilinis ng loop. Tapos pag nagpaligo ako ng loop ko, doon pa lang ako maglilinis ng loop ko. Kumbaga once a week ako nagpapaligo ng ibon o dalawang beses, pero sa loop ko isang beses na sa isang linggo. Depende kung gaano kadami yung ipot nila. Like nga yan, mayroong nagwa-watery, kaya gusto kong magpaligo ng mga ibon ko. Kaya saan magpaligo dito sa loop ko kasi nga nung past nga is naga
yung loop natin is may mga watery na ipot. So yun, hindi nga natin masyado na pulido. So ngayon, nalagyan natin ng Clorox at saka ng Ariel para ma-sanitize itong ating loop. Kaya kailangan natin. So yun, napapansin nyo, ito itong mga ipon natin, naka-separate. Tapos yung lona natin, itinaas muna natin kasi matutumi. So inayaan lang muna natin dyan yung mga ipon natin para maging malinis yung loop natin. Patutuyin muna natin itong mga abel. Kasi ngayon Wednesday, conditioning natin ng mga ibon natin o mga warrior natin sa darating na first cup ng Santiago. Papansin nyo si Desmet Hen at si Diablo is, ayan, nagkukutuhan lang, naghahalikan, naglalambingan kasi nga nasa conditioning naman sila. Hindi sila talaga bumigay ang katawan kasi nga yung edad nila is halos nasa magkukulang isang taon na. Si 08 po is halos 5 months pa lang. Kaya murang-murang katawan lang yung nangyari sa kanya. Kaya kapag binigyan natin ng konting supplement yung ibon, yun, talagang bumibigay yung ibon. Noong nakaraan, last training natin, Aranglan, dapat Solano, nagbigay ako doon ng patikim sa kanya pero bumigay yung ibon. Paano pa kung yung binibigay ko is buo kagaya ng ginagawa ko sa darating na derby sa Santiago Isabela, buo na ibibigay kong gamot sa kanila. Like dito sa dalawa. Eh di lalong nadurog si 08 kaya hindi na natin siya muna isasakay. Hayaan na lang muna natin. Kung ma-recover, mainam. Pero kapag hindi na ma-recover yung ibon, call na lang natin para wala na tayong problema sa kanya. Kasi natutuusin lang talaga, di ba nga sabi ko sa inyo, dala na ako mag-alaga ng mga ibon na may mga sakit dahil wala rin nangyayari. Walang nangyayari sa performance nila. So gugulong at tatumbling lang tayo sa ibon na yun kaya wala tayong magagawa. Kaya kailangan natin ikal ang may mga sakit. Kasi wala silang pakinabang sa loop natin. Gastos lang tayo ng malaki. Kaya tanggapin na lang natin to sa asaling hindi ma-recover si 08. Ikal na lang natin kasi talagang totally payat talaga siya. So hindi ko nga siya pwedeng hawaan ngayon dahil nga naglinis ako ng loop ko. Ayoko kasi pagka may sakit yung ibon ko, ayoko nang hinahawakan yung ibon na may sakit kasi nga bago nga lang itong loop natin, tinyo, babagong linis, tinyo. So, tinan nyo, ayan, mga abil. Itim na uli. Kung may mancha man, konting-konti lang yung mamancha, hindi na natin masyado matanggal, eh. So, ayan, mga abil. Sige. Lapa nga na kayo. Ayan. Damutan nyo na yan. Medyo masikip nga lang yung loop nyo ngayon dyan. So, dito sa kabila is medyo maluwag lang. Ayan. So kasi ang ginawa ko mga kabil, yung mga dating walang ano, yung mga nakaraan na hindi tinamaan ng sakit, inilipat ko muna dun sa kabila para hindi sila mahawahan. So dito nga, yung mga tinamaan niya lang ng mga sipon at saka ano, dito na sila na natili sa kabilang loop. So yung nandun sa kabila is wala naman mga tama, kaya separate yun, hindi ko muna isasama talaga dito. So soon, pagka gumaling na itong mga to, pagsasama-samahin ko na sa isang loop dito. Dito. Tapos yung bagong salpak natin ng mga south ng UFC, dito natin lalagay at saka yung MTRPC natin na Vasco Batanes, yan, dito natin nilalagay. So, hindi ko alam kung ilan yung kung eksaktong 20 pieces o 18 pieces lang yung magagawa ko. So, sakto-sakto lang yung ating mga box perch kasi 20 pieces lang to. So, sakto lang to. Hindi nga ako magpupul ngayon ng mga ibon, gusto ko lang is konti lang yung ibon ko, hindi ko masyado pararamihin hanggang 20. Kasi nga, medyo mahirap sa maintenance, lalo pagka winter o rainy season, talagang medyo madugo yung conditioning ng ibon kasi talagang nandyan na yun, iba't ibang sakit ng ibon. So, iiwasan ko muna yun by winter or rainy season, hindi tayo magpaparami ng ibon. Pinakamaraming ibon na natin siguro nung 10 piraso. Pwede na yun, sa dalawang club yun. 10 piraso na yun. So, yan. Kain muna kayo. Ayan, mga abil, no? Ito, at least, nauupuan na natin ulit yung loop natin na ganito kasi nga, pinatutuyo pa natin habang kumakain sila dun. So, yan nga, mga abil, pa-follow na lang po yung page natin sa ating Facebook. So, nag-upload din uli ako dun ng mga bago nating mga bagong video at saka yung mga dati nating mga video na tinuturo ko sa mga newbie at sa mga gustong matuto. So ayun mga abel, pahisa na ako, medyo madumi pa ako, gawa nga naglilis ako. So ayun mga abel, hanggang dito ng video ko. Maraming salamat po sa inyo. Please like and share and subscribe. Ingat at...